the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Amen. To let us God's love and good God with us, let us ask about our pardon and strength. I confess, O Almighty God, and to you, brothers and sisters, that I have graciously, in my thoughts and my words, and by my heart, in my life, a reading from the book of Esther. Queen Esther says with mortal anguish, and recourse to the Lord, she prayed to the Lord, the God of Israel, saying, "My Lord, our King, you alone are God. Help me, who I am alone, and let no help but you, for I am taking my life in my hand. As a child, I was warned to hear from the people of the land of my forefathers that you
mindful of us, O Lord, manifest yourself in the time of our distress, and give more powers, King of gods and ruler of every power, put in my mouth persuasive words in the presence of the Lord, and turn his heart to hatred of our enemy, so that he and those who are in him may live with him and my parents, and may parents. Save us by your power, and help me, O Lord. I'm alone and have no one but you, O Lord. You know all things. The word of the Lord. Thanks be to God. Sabe, estou com ele, asmo, alô, ou a
sums up the law and the prophets. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Humingi ka ang ikaw ay bibigyan. Tumatong ka at ikaw ay bubuksan. Humanap ka at ikaw ay makatanggap ko. Ilang beses na ako namin narinig siguro ngayon sa ulalo na natin. Sa ulalo na natin. Pero ang sabi na ako namin ay ano mo talaga yung tunay na implication ito? Ito po yung ibigit sa lahat ay nakapasok. Nagpapasok sa nakapasok sa pagtutuwala na ang Diyos ay hindi magbibigay ng masama. Ang bigay ng Diyos ay mabuti. Yun ang hindi yung pangunahing premise. Yun ang pangunahing katotohanan na ang bigay ng Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay nagbibigay ng mabuti sa lahat. Kahit na sa makasalan. Kasi kahit na araw kung isang tao masama, kahit na masama, hindi magbibigay ng masama. Doon sa kanyang minamahal, hindi papagpaparaw ng Diyos. Ngayon, siguro katulang natin kung bigay ng Diyos yung mabuti, bakit masama ang tinatanggap natin? Bakit masama ang mga bagay na nasa atin? Kapag sinabi natin masama, hindi sumasaklaw, sabi na natin eh, ano ba yung nasa iyo? Mabuti o masama? Siguro sa ating ng bagay at may mabuti. Kapag mabuti, saan taling yun? Galing sa Diyos. Kasi paliwala na. Na ibinamanin mo sa atin ngayon. Nade, na sinabi ko na how much more will your Heavenly Father give good things to anyone who asks you. So, ang bigay ng Diyos ay mabuti. Kaya kung yan ay mabuti, bigayan ng Diyos. Ang mga mabuti tinatanggap natin ay galing sa Diyos. Kasi mabuti. Pero sabi nga ako yung mabuti ng bakit, nakatanggap tayo ng masama. Saan galing yan? Maliwala ko yun. Hindi galing sa Diyos ka. Yun ang sigurado. Kasi ang bigay ng Diyos ay mabuti. Hindi niya bigay ang anumang uri sa mga para sa ato. Kahit na gumagawa ka ng masama. Hindi kami bigay ng masama. Yun yung pamantayan natin. Ang bigay ng Diyos ay mabuti. Ngayon, sa mga pagkakaroon na nakikita natin, sa araw ay sabi na natin, sa mga nakikita yung masama, hindi nababalaan yan sa ating salita, sa ating damdami, at sa ating pag-Diyos. Kaya po, nasabi natin na, huwag kang magmumula. Bakit? Kasi masama yun. Masama yung magmura. Kaya huwag kang magmura. At kapag yung masama, ay hindi tayo sa Diyos na. Bakit ka bago sa salita nang hindi galing sa Diyos?
sa aming pananalita. Diyos niya, ayaw na sa aking palagpag-isip. Hindi dapat tayo nag-iisip ng masama. Kasi maliwanag, bibigyan tayo sa Diyos. Kung saan man ang dahil na, maliwanag lang tayo, hindi yan ang kayo ng Diyos. So, kapag ka, yan ang kawalan ng Diyos. Kaya, ay hindi mo nagkikinan kahit mo sa ating pananalita. Kaya kung talagang ay hindi yan namin yung maayaw na ano, kung matagal ikay buksan, masama ang pag-iisip.
Masamang salita. Masamang loob. Kasi ito po lahat na ito ay bumabalagkas lamang alay na ang bigay ng Diyos ay puti. Yan ang bigay ng Diyos. Kahit na ikaw ay masama, ang bigay ng Diyos ay mabuti. Bakit? Siya ay mabuti. So, ganun po yun. Ikaw mabuti ka. Eh, ba't ka hindi masama? Hindi ka mabuti. Nagtatago ka ng masama, nag-aalaga ka ng masama. Paano ka magiging mabuti? Hindi ka pwede maging mabuti. Nag-aalaga ka ng masama. Nag-aalaga ka ng sama ng loob. So kaya ang kailangan ay alisin natin. Alisin natin ang alaga ng mga masasama. Alisin natin ang alaga ng mga masasama. Ang bawat mga nanaw, sabi nga ko natin ngayon, eh well, mga pasulat ng panalangin, kapag pasulat ng panalangin, alamin naman yung intensyon ng isang papa. Every month, may meron tayo intention ng Santo Papa. At sa buhay na ito ng mga sa intention ng Santo Papa ay din para sa intention na mga kapatid natin ang pinag-uusip sa iba't ibang tao na dahil yun ang aming intention. Ipagkasal natin ang mga pinag-uusip ng mga Kristiyano. Ako, Father, sana yung mga tao ang mag-uusik pa. Mamatay na sila. Nag-iisip ka ng masama. Nag-iisip ka ng masama. Eh, Father, kung nag-uusik pa ang Kristiyano, ang sabi ng Santo Papa, ipagkasal namin ang mga Kristiyano kung nag-uusik. Ipagkasal yung mga Kristiyano kung nag-uusik. Pero, hindi ka dapat mag-iisip ng masama. Kahit nag-uusik ang mag-uusik sa mga Kristiyano, kasi bakit? Ang bigay ng Diyos ay mabuti. Ang bigay ng Diyos ay mabuti. Huwag niyong alalaan ang mga bagay ng masama. Hindi galing yan sa Diyos. Ang mga alalaan ng galing ng mga bagay ng mabuti. Kaya mga bagay ng mga Diyos na rin na magkakaroon dapat ang ginagawa natin ay mabuti. Hindi dapat tayo magtatago ng masama.
sa ating pamuhay. Hindi lang yung sanggulan kung kamustuhan natin na hindi nagawa. Gagawa lang tayo ng masama. Hindi. Kasi ang bigay ng Diyos, ang ibinibigay ng Diyos, ay mabuti. Kaya lang, ang aalagaan natin ay ang mga bagay na mabuti. Kaya isipin mo, isa po ko na lang kung saan masimulan natin ngayon, ha? Alisin natin yung pag-iisip ng masama. Alisin natin ang damdamin na masasama. Sa banal mo. At anumang makita natin ng Diyos na hindi kalugod-lugod sa buwan ng Diyos. At ano siya na ilalakas? Pwede ko, hayaan niyo yung balik ko din ako. Sa patuloy ng paanyaya ko na maaman niya rin ng Pahina. Lalong-lalong sa pagdiriho ngayon ng isang daang taon ng pagpapakita ng mahal na Virgen Maria ng Ina ng Diyos sa tatlong bata. Ano ito? Lalo-lalo na lang kung saan para matanggap namin yung lakas na nais na ibigay ng Diyos. Yung araw-araw na pagsisimba at ang araw-araw ng pagtanggap ng komunyon. Sabi ko ba, medyo malaki yung awan sa akin ng Diyos tungkol sa bagay nito. Baka maaari na siguro paulit-ulit kong pinapanggit sa ito. Pero kaya na ako paulit-ulit kong pinapanggit sa ito. Hindi naman nasusunod. Okay, pag-alala. Hindi ako mag-iisip ng masama. Ang iniisip ko pala na yung kabutihan nito. Na alam na yung aking paanyaya ay matutunan mo. Kasi kung sino hindi ko paanyaya yun, paanyaya ng mga kapirin pa rin yun. Ako at kung sino na paanyaya yun, kanya rin ini-ego yung paanyaya ni Jesus. Na sa tayo ko ang lakas para matulang ng mabuti. Dapat tinatanggap natin ang mabuti. Asa natin na kanyang yung mabuti? Yung kanyang salita at ang kanyang katawan ng tubo. Kung tayo kumuha ng mga lakas, lalo-lalo na sa pagtuluan ng banal ng isa at sa pagtanggap ng banal ng mga. Kaya kung tawagin natin ito, ay ang hapon ng Our Lady of Fatima ay hindi lamang First Friday devotion. Hindi lamang every Wednesday devotion. Hindi lamang every Monday devotion to the Holy Eucharist or in the day. An everyday devotion. Kaya ang misa at nalilang itong tungkulan, pero ito yung pakita ko natin na lakas. Kasi ang dami na nilalakas. Pamuti. Sabi nga natin ba yung isa sinasabi, hindi ko po may alis ang mga isa sinasabi ko. Pagaling hindi ko talaga mapatawa yung bumuha sa akin ng masama. Hindi mo talaga kaya. That's why we have to ask the help of God. Hindi madali ang magpatawa kung wala sa iyo ang Diyos. Hindi madali magpatawa kung wala sa iyo ang mabuti. Kung nahihirap magpatawa kung hindi mo naiintindihan yung pagmulo mo, mali. Ang Diyos na palagi nagbibigay ng mabuti. Natulad na ipinahayag ko sa atin ngayon sa ibang pwede ngayon, mula po sa ipinahayag natin ang pagpapiyong natin ngayon sa araw na ito, mula po kay San Mateo.
natin. Ang bigay ng Diyos ay mabuti. So, don't complain. Huwag kayong umamin sa kaisipan na masama. Huwag kayong umamin sa damdamin na masama. Lumamin tayo kay Jesus. Lalo-lalo na sa mga pagdiliwang mag-isa at sa pagtanggap namin ang kanyang nakawalan ng loob. Saint Martin, strong in self-denial.
Father is this service in our prayer and our faith. It is a gift to God for our brothers and sisters and for each and every one of us. Come and strengthen us to be so we allow you, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Pray us for all of our Lord, have mercy. Lord, have mercy. Redeem the suffering of all the sick and the oppressed. Assist all those dedicated to the care of the sick. Lord, have mercy. Lord, have mercy. In thy name, our brothers and sisters, on whom we lay our hands in your name. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Blessed be God who heals us. Praise the Lord, O Almighty Father, who sent your Son to live among us and bring us salvation. Blessed be God, who leads us in Christ. Praise the Lord, O Almighty begotten Son, who humbled yourself to share in our humanity and to heal our infirmities. Blessed be God, who leads us in Christ. Praise the Lord, O Holy Spirit, the Consoler, your unfailing power gives us strength. Servants of the church, and I think it's all one. We ask this through